Hey guys, welcome to Pinoy Freelancer, and in today's video ay i-discuss natin yung mga common questions na nakikita ko sa mga forums and yung mga messages na madalas kong ma-receive sa ating Pinoy Freelancer page. Now before I proceed, please like and subscribe to my channel kasi I will be uploading more videos about in-stream ads and other online opportunities. And follow mo na rin yung Pinoy Freelancer page natin. Okay, so without further ado, let's discuss first yung by the way, ito yung i-discuss natin today. So types of monetization. Ano yung best among these monetization tools? What is an in-stream ad? Saan ba nanggagaling yung income natin dito? Ano ang RPM and what is CPM? And bakit mababa ang RPM, paano mapadami ang views, and what to do with language not supported na issue sa ating monetization videos. So we have three different monetization tools. The first is yung in-stream ads, which is yung pinaka-common sa ngayon. We also have brand collabs. So I believe ito yung para mga sponsorship. Depende sa niche mo, may mga businesses na merong mga products na related sa mga videos na ginagawa mo. And yung pangatlo, which is yung fan subscriptions, ito naman is yung kung familiar kayo sa Patreon, yung sa YouTube, dito ka makakapag-provide ng parang special content sa mga followers na nagbabayad sa'yo monthly. Subscription nga, monthly subscription, for you to provide them with the quality content. So dito sa tatlong ito, yung brand collabs yung pinaka mabilis na ma-hit na requirement kasi if you can see here, 1,000 followers lang yung required and either 15,000 posts, either lang dito sa tatlo. So either engagement, minutes viewed, or 1 minute views for 3 minute videos. So kahit alin sa tatlo dito ang ma-hit mo, as long as you meet the policy guidelines, ma-approve ka sa brand collabs manager. Dito naman, wala pa akong natanggap na ano, na invite dito. Kumbaga wala pang sponsor na possible sponsor na kumontak sa akin para makipag-partner sa aking page. Kaya most of the time din sa inyo na mga mag-i-start is in-stream ads talaga yung magiging profitable para sa inyo. So, we explain natin later kung saan ba nanggagaling yung profit sa in-stream ads. So, to check yung kung na-meet mo na yung criteria, all you need to do is click the drop-down or yung view criteria mismo. So, sa in-stream ads, sabi dito, 1% pa lang yung nakuha ko sa followers, which is 10,000 followers ang requirement. And sa content naman is 1 minute views for 3 minute videos. You needed 30,000 1 minute views sa yung video. So hindi lang yan sa isang video. So lahat combined sa lahat ng videos mo sa yung page, basta na accumulate mo yung required number and as well as sa followers mo, ma-approve ka sa in-stream ads. Again, kapag fina-follow mo yung guidelines. So, walang copyright. And yan yung pinaka-delikado, yung copyright kasi pwede kang maban as well as yung personal account mo. Okay? So, again, I suggest basahin natin yung policy guidelines and terms and conditions ng Facebook. So again, to check the criteria, makikita dito sa side yung mga pages mo and all you need to do is click on view criteria para nakikita mo yung progress ng growth ng yung page. Okay? So ano nga ba yung in-stream ads? So ang in-stream ads is nandun, makikita mo siya, isa siyang option sa ad sets level ng iyong ads account manager or yung ng campaign na irarun mo. So as you can see here, nandito tayo sa second level, which is yung ad sets level. And meron tayong sample ad dito. So titingnan natin kung nasaan ba yung in-stream ads. Uh,
Okay, so scroll down natin. And nandito siya sa under placements. Okay? Meron tayong video about step-by-step guide on how to run an ad. So visit our YouTube channel or dito sa Pinoy Freelancer page, scroll nyo lang, makikita nyo yung Facebook ad guide na ginawa natin I think 3 days ago. So fresh pa yon. Panoorin nyo kung gusto nyo matuto kung paano gawin. So scroll down natin. And dito sa placement, kung makikita nyo, ito yung feeds, Facebook news feed, ito yung nasa home nyo, yung scroll tayo ng scroll. Instagram feed, meron tayong marketplace. So, sa marketplace naman yan, yung kung saan may mga buy and sell. Video feeds is yung button, kung nasa mobile kayo, may parang video icon, kung saan puro video yung makikita nyo doon. So, kung mapapansin nyo, both news feed and video feeds is naka-check sa akin. Okay, so scroll down natin. Stories, hindi ako gaano gumagamit yan. So ito yung in-stream ad natin. So dito dito lalabas yung mga advertisement after 1 minute na nanonood yung audience mo. So make sure na yung 1 minute is very engaging para hindi nila i-close yung video. So nakikita nyo dito yung hindi ko lang kung nakita nyo yung sample na parang may skip ad or something. Parang kagaya sa YouTube, habang nanonood ka, may advertisement. Ganon din yung in-stream ad. So halimbawa, ako magra-run ako ng ad, instead of me choosing or clicking on news feed or video feeds, if I choose in-stream ad, kung related sa content ko yung mga videos nyo, babayaran ko kayo sa pag-insert nyo ng ad ko sa video ninyo. So ito siya. Okay? So again, recap ko, para siyang yung sa video na skip ad. And ako as advertiser, if I choose in-stream ad, babayaran ko kayo kung related yung content nyo. Or kung sino man yung may related na content sa akin, sila yung babayaran ko. Depende sa budget ko. Dito naman papasok, dito naman i-discuss natin kung ano ba yung RPM and ano ba yung CPM. So dito tayo ngayon sa Creator Studio Insights Earnings ng ating page. So kung mapapansin nyo, meron tayo dito ang Monetizable View RPM. So itong RPM na to, ito yung binabayad sa atin ng advertiser per 1,000 views. Okay, so yung CPM, iba yon. I-discuss natin yon later on. So, kung mapapansin nyo, dahil sa COVID, pababa ng pababa yung RPM natin. So, kung i-click ko yung... meron bang... Paano ba yung today? Yesterday, naging 0.09 na lang siya. Nung nag-start ako, nasa 0.30 pa tong RPM ko, and this is a local page. Okay, so nung 26.11 pa siya, and today the 27th, actually 28 na, pero kasi naka Denver, Pacific time to, so 27 nakalagay dito, pero 0.09 and $11 pa lang yung earning. So, medyo nakaka-stress kasi syempre, nag-start ka sa mataas na before kasi nagre-range ng $30 to $45 yung earning ko daily nung start ng month nung wala pang, hindi pa issue yung COVID. May COVID na pero wala pang lockdown. So, makikita nyo, sobrang baba ng RPM natin. So, itong RPM, magbe-base din to sa CPM. Ang CPM naman is yung binabayad ng advertiser per 1,000 views. Okay? So, explain ko ulit na itong ine-earn natin is per 1,000 views. Ito yung binabayad sa atin ni Facebook. Si advertiser naman, binabayaran si Facebook for CPM. So, for example, dito sa ad ko, ang CPM is 2.13 pesos. Okay, 2.13 pesos ang natatanggap ni Facebook from the advertiser. Si Facebook naman magsi-share ng kumbaga magsi-share din siya
or babayaran niya tayo depende sa sinet niyang kung magkano yung ibabayad niya sa atin, which is ito na nga, ito na yung 0.09 RPM. Dito sa sample ad ko, in peso to, and sobrang baba niya kasi sobrang viral na tong video na to. Kaya sobrang baba niya ng CPM niya. Pero kasi 'di ba, yung $1 na $1 is 50 pesos. So may mga advertiser, depende sa binebenta nilang product, mas mataas yung binabayad nilang CPM. Kung mas mataas 'yun, mas mataas din yung makukuha nating RPM. So bakit mababa yung RPM? This all depends on the content or the niche that you're in. So let's say for example, yung ina-upload nyo is yung mga TikTok. Yung mga dub ng TikTok, 'di ba? Mababa ang RPM nun compared sa nag-a-upload ka ng mga let's say sports video or mga tech videos. Bakit? Kasi yung mga magra-run ng ads, let's say sa mga tech videos, yung ira-run nilang ads doon is mga tech din. Let's say sa local may magra-run dyan ng Oppo, let's say mga Huawei mobile phones. Yan, mga big companies na yan na willing silang mag-spend ng mas malaki sa advertising. And aside from that, mautak din si Facebook. Alam nila na mas high ticket yung product, mas mahal din yung singil nila sa advertiser. So I hope malinaw siya. Again, ulitin ko na mas maganda yung niche, mas mataas yung CPM, mas malaki yung RPM na makikita natin dito. So kung may nakikita kayong CPM doon sa mga videos nyo, hindi yun yung ina-earn nyo per 1,000. Yun yung binabayad ng advertiser kay Facebook. Okay? So, kapag halimbawa may CPM ka ng mga $13, yan na yun, makikita mo yung RPM mo dyan na malaki. Mga $2, $3, ganun. So, paano natin mapataas yung RPM? Simple lang. Pili tayo ng ibang niche. So, yung mga sports highlights, mga tech videos, meron akong alam na mga movie, nag-edit or mga movie reviews, and health and fitness, yan, mga matataas ang RPM yan. Kasi sa health and fitness, madaming mga, let's say, mga personal trainer pwede mag-run ng ads, ng in-stream ads sa video mo, and they are willing to pay higher, lalo na kung yung objective nila is lead generation. So, bawa, nag-run ako ng personal trainer ako, nagko-collect ako ng emails para makapag-promote ako. So, pag nag-in-stream ad ako sa video mo na all about fitness din, malaki yung RPM mo kasi yung CPM ko is mataas din. Kumbaga, ito nga yung ano, kumbaga si FB is matalino yan. Alam niyan kung sino yung sisingilin ng mahal. Okay? So, and kung gusto pa natin ng mas mataas na RPM, choose natin ulit yung mga tier 1 countries. So, mga United States, United Kingdom, Australia, New Zealand, Canada, yung Big 5. Pero mas maganda na kapag nag-run kayo ng ad, mag-run kayo ng separate ad for each country. Huwag niyong paghalu-haluin. Kasi pag gagawa kayo ng custom audience or look-alike audience, hindi nagagamit yung custom audience ng US to create look-alike audience sa Australia. So, ganun. More on ads. Kung gusto nyo pa about ads, gagawa ulit ako nyan. Comment lang kayo. So, paano nga ba natin mapadami ang views natin? So, personally, yung pinakamabilis na way para sa akin is to run an ad. Or yung boost post na nakikita nyo kapag nag-post kayo ng content. So, iche-check ko lang kung meron akong sample ng boost post. So, dito nakalagay, payment disabled for the user. Kaya, kung nakikita nyo, nakalagay, boost unavailable. Pero kapag ka meron kayong payment method na nakalagay or naka-connect sa account ninyo, makakapag-run kayo or makakapag-boost post kayo. Pero, sabi ko sa previous video, I don't use boost post. I use the business manager in creating my ads. So, paano naman kung nag-i-start ka pa lang and wala kang spare money to use para mag-run ng ad? You can
I think pwede kang makipag-partner sa mga pages na related sa niche mo or sa content mo. Kailangan mo lang ng oras to find those pages and send them messages to share your content sa page nila. And in return, you share their content sa page mo din. Pero dapat at least meron ka ding at least 1,000 followers or 1,000 tao na makakita din ng content na ipopost mo. Kasi otherwise, hindi papayag yung ano, yung page na kinokontakt mo. Kasi syempre, wala silang ano, ganoon naman talaga kapag wala silang value na makukuha sa iyo. Kahit reply hindi nila gagawin. That's the sad truth talaga. So pwede ka din mag share sa groups, magjo-join ka sa groups na related sa niche mo. So let's say kung all about dogs ang content mo, jo-join ka sa mga dog groups and you join doon sa group as your page. Nagigets nyo? So you join as your page and you name your page na related sa content mo. So kung all about dogs, at least ilagyan mo ng word na dog sa name ng page mo. So maybe dog lovers. Kung magpo-provide ka ng value or magi-give ka ng value doon sa group, may mga taong magla-like ng post and bigger chance na i-click nila yung profile mo. Tapos dahil as a page ka nag-join, sa page mo sila pupunta. And the more content, valuable content na meron ka sa page mo, more likely, syempre, ila-like and ifa-follow ka nila. So, matrabaho yung ganyang way. Pero, again, you can trade money, you can trade your time if you don't have the funds to run ads for now. And ito nga, i-add ko din na once na nagpa-profit ka na, sa yung in-stream ads, wag mong uubusin yung pera sa kung ano-anong luho or ano, or alam mo na, mga pagkain na mga ganyan, kung ano-ano. I suggest na use that money to grow your business even more. Kasi, alam mo naman tayo, madalas sa ating mga Pinoy, kapag meron tayong hawak na pera, nilulustay natin sa kung ano-ano. Yung mga mayayaman, yung ginagawa nila, they invest more on the business or they invest sa ibang venture para mas madami silang ano, mas madami silang kitain. Kasi kapag madami ka ng kinikita, wala ka nang magawa sa pera mo, I think that's the time na pwede ka nang maglustay sa kung ano-ano. So, ayun din, suggest ko lang na let's say, kagaya sa akin, I'll be earning around 700 na siya kasi, di ba? So, I'll be earning around 35 next month. So, kapag nakuha ko yung 35, probably yung 15K nun is gagamitin ko to run ads sa bagong page na na i-grow ko. So, one or two pages na i-grow ko targeting tier 1 countries. And that way, in a few months, kapag na-reach ko na yung criteria para ma-accept ako sa in-stream ads, I will be doubling or even, you know, tripling my profit. Kasi dahil local page itong in-earn ko ngayon, mababa siya. But kapag meron na tayong $2 or $3 RPM, that's the time na mag-earn tayo ng thousands of dollars every month combined. So, 3 pages earning, kahit sabihin natin mag $1,000 each lang siya, $3,000 for 3 pages is not bad. That's bigger than most of us are earning working 9 to 5. Diba? So, ayan. Invest more on your business. Kalimutan muna natin yung mga luho kasi kapag nag-earn na tayo ng malaki, mas madami pa yung pwede nating pagkagastusan. Okay? So, ang dami kong sinabi doon. Anyway, i-add ko lang din na kapag magpa-plug tayo or makikipag-partner tayo sa ibang page to promote our content, it's important
na related yung content mo. So kung dog niche ka, wag mong kokontakin or wag kang makikipag-partner sa tao or sa page na all about ano, all about playing guitar, let's say for example. Kasi kahit naman na i-incentivize ng page, halimbawa ako yung kinontak mo, all about playing guitar ako, tas dog niche ka, kahit naman i-incentivize ko sila, let's say magpo-promo ako na just to follow your page, hindi rin yun makakatulong sa views mo kasi hindi nila gusto yung content. Nag-like lang sila or nag-follow lang sila dahil gusto nilang makuha yung incentive. Or dahil in-ask sila, let's say influencer, bawa ako, influencer ako, I ask my followers to follow your page. Dadami nga yung follower mo pero hindi siya makakatulong sa views mo. Na alam naman natin na yung views ang pinaka-importante sa atin kasi yun yung, doon tayo kumikita. Mas madaming views, mas madaming earnings. So next topic natin is about yung yellow dollar sign. Most of the time dito is language issue lang siya. Pero dito nakalagay, we can't review dahil nga sa COVID-19. Pero most likely ito, language lang to. So paano nga ba mag-appeal? Madali lang siya, madali lang mag-appeal and most of the time na-approve to. Na-approve pa din siya sa monetization. So gagawin nyo lang is to click on the video. Tapos i-screenshot nyo lang siya. Ayan, language not supported, sabi. So, i-screenshot nyo lang siya. Pag-screenshot, i-save nyo. And then, punta tayo dito sa Partner Monetization Policies Appeal. So, facebook.com help, contact, blah, blah, blah. Maglalagay din ako ng link. Tapos, click nyo yung radio button ng content. Ilalagay nyo yung, pupunta kayo dito sa post nyo, kakopy nyo yung ID, ipipaste nyo dito. Sa content ha, wag sa partner. Sa content, and then, i-upload nyo yung in-screenshot nyo kanina. Okay, so, choose file, upload, send. Tapos, wait nyo lang, within 24 hours naman, minsan, within minutes lang, na-approve na nila. Nagiging green na yan. And lastly, paano tayo sa sahod? So, yung Facebook in-stream, kung tama yung naaalala ko, ang option doon is PayPal and they accept major cards dito sa Philippines. So, sa akin, yung last na nilagay ko is yung Union Bank ko. Doon ko na-receive. Kahit na-demonetize yung page, na-receive ko pa din yun yung binayad sa akin ni Facebook. So, I think that's it muna for today. I hope nakatulong ako at I hope nasagot ko yung mga questions. And feel free to message me dito sa Pinoy Freelancer page or comment nyo dito sa YouTube video kung may questions kayo. Thank you and see you on the next video.